Magandang hapon Pilipinas at buong mundo. Naitay kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sparkle, congratulations! It was a very successful GMA ball. Ako po'y talagang sinubukang humabol. Takbo ako ng takbo kaya nagkapunit-punit po ang aking damit. Pero ganun pa man, sinubukan ko po. I'm really excited today dahil ang ating bisita po is somebody very special. One of the most successful homegrown talents ng GMA 7. At tinaguri ang primera bida kontra bida. Naitay Kapuso, please welcome Katrina Halili. Thank you, Pat. Maraming salamat. Please, maraming salamat. Kumusta? Maraming salamat po. Inimbitahan niyo ako dito. Salamat. At ikay, nagpa-unlock. Kumusta yung ano? Kumusta yung ball? How was it? Kumusta yung experience sa GMA ball? Actually, at first po talagang kinakabahan ako. Ayoko talagang pumunta. Mm-hmm. Kaya, syempre wala naman ako choice. Nasa Manila ako, so required akong pumunta. So, yun. Pero pagdating ko doon, sobrang saya ko kasi nakita ko lahat ng mga co-workers ko na hindi ko na nakikita before, mga creatives, director, mga ganun, mga kaibigan ko. Tama. And I think isa yun sa mga dahilan kung bakit ino-organize yung GMA ball. May mga nalasing? Hindi ko alam, Tito. Kasi hindi ko na naabutan yung mga naglasingan. Ah, umalis ka kaagad. Hindi naman. Mga siguro mga 11 din ako umalis. Wala pa. Hindi pa, may medyo late na nag-start. Okay. So, maganda po ang naganap sa GMA ball. Let's do fast talk, Katrina. Kailangan gawin natin ito. Okay? We have 2 minutes and our time begins now. Kat, Chiki. Kat. Survivor, Avenger. Survivor. Bida, kontra bida. Kontra bida. Manila, Palawan. Both Palawan. Oh, Palawan ang Manila. Yeah. Big Bird, Lovebirds. Big Bird. Sexiest part ng iyong katawan? Legs. Uh-huh. What turns you on? Po? What turns you on? Humble. What turns you off? Mayabang. Meron o wala? Bashers. Wala. Akong pakialam. Meron o wala? Regrets. Regrets? Wala siguro. Meron o wala? Utang. Meron. Meron o wala? Love life. Meron. Biggest achievement? Katie. Si Katie. Ano ko? Favorite show? Show. Marimar. Favorite role? Angelica Santibanez. Favorite leading man? Dennis Tilio. As a kontrabida, artista na gusto mong apihin? Jeneline Mercado. One word to describe you bilang isang ina? Bilang isang ina? Protective. Bilang girlfriend? Oh my God, ano ba ako? Ay, hindi ako affectionate. Pass natin. Pass. Ugali mo na namana sa'yo ni Katie. Stubborn. Madalas niyong pinagtatalunan ni Katie. Pagiging stubborn niya. Dasal para kay Katie. Dasal para kay Katie maging mabuting tao at maging may takot sa Diyos. Happiness or chocolates? Happiness. Nakakataba chocolate. Mm-hmm. Best time for happiness? Any time of the day. Lights on or lights off? On. Tulog na ako paggabi. Yes or no? Gusto pang magka-baby? No. Yes or no? Gusto nang mag-asawa? Ayoko. No. This complete the sentence. Ako si Katrina Halili, survivor ako dahil? Dahil? Aditi Boy, because I dream, believe, survive. And I'm stronger than ever. Starstruck. Alam niyo po ako personal, namimiss ko yun. Para sa akin, isa sa pinakamagandang talent searches ay ang Starstruck. And I didn't know that you belonged doon sa unang season. Yes, Tito Boy. Balikan lang natin. Yung ayaw mo na magka-baby? Ayoko na. Talaga? Puro birds ako ngayon. Birds yung alaga ako. So that's enough. I mean, yeah. Ano yun? I mean, nagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Yes, ayoko na magka-baby. Hindi ko kaya mahirap. Saludo na lang ako sa maraming baby. Okay, yung mag-asawa? Ayoko na din. Bakit? Okay na ako eh. Okay na po. Happy na ako. Love life na lang. Love life na lang. Hindi ka kinaka... Pero naniniwala ka pa rin ba? Hindi na. I mean, this is a separate question. Pero naniniwala ka sa marriage? Ayaw mo lang? Naniniwala naman, pero... Para sa'yo? Siguro sa tamang panahon. Sa ngayon, wala naman sa isip ko, Tito Boy.
Mm-mm. Okay, let's talk about El Nido. Tuwang-tuwa ako. Dahil nung nalaman ka na pag wala kang trabaho, El Nido. Pag may trabaho ka, nasa Maynila ka. Is that a setup? Permanenting setup mo yan? Actually, after pandemic po, na-realize ko na wala akong time sa anak ko simula nung pinanganak ko siya. Dahil after na show, dire-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 
either. Okay. So, pinacheck siya sa doctor. Sabi, kailangan ko na siyang tutukan hanggang mag-12 kasi baka lumala. Pero nasa mild lang naman po siya. So, nag-decide ako na mag-cut ng work, magpaalam sa GMA na one soap na lang a year, ganyan, para makatutok ako sa anak ko. And you were talking about this very special school, The Earth. Pwede ba natin pag-usapin yan? Maikli lamang? The Earth School, yes. Earth School. The Earth School, yeah. Ano yan? Ilarawan mo nga sa amin. I'm sure maraming mga magulang ang nagmamasid at nakikinig sa ating pag-uusap. Napakaswerte lang po talaga namin ni Katie na last year lang kami tumira doon. Tapos last year lang din nag-open yung The Earth School. Iba siya sa mga school kasi hindi siya traditional. Mm-hmm. Mas sinuturuan nila yung mga students na maging independent. Tapos, yung magtanim, ganyan, maglakad sa forest. Di ba yung sinasabi mo na 2 minutes? 2 to 3 minutes walk sa forest na sila. 5 minutes walk na sa beach sila. Every Thursday, mayroon silang beach na day. Pupunta sila sa beach. Basta kung anong ginagawa nila doon. Okay. Minsan nag-bonfire sila. Minsan nagsa-starry night sila. Nag-bonfire sila, tapos nanood silang stars. Bird watching, mga ganun, kung ano-ano. Oh, at saka sabi mo, meron mga estudyante na galing talaga sa ibang bansa. Yes, ang dami pong lumipat na galing talagang abroad na lumipat sila ng El Nido dahil doon sa school na yun. Galing. Kumusta ang buhay sa Palawan? Sobrang saya, sobrang simple. Oo, laking El Nido ka? Hindi po. Dito sa Manila? Taga Manila ako, Manila ako nag-aaral, pero pag Pasko, nandun ako. Pag summer, 3 months ako doon. Marami kang kaibigan doon? Before, kasi... Nakikita mo si Lloydie, Jean Lloyd Cruz? Yes, apo. Because he's there, di ba? Doon siya sa amin bumili. Ah! Sa area namin, yes. Okay, may discount. Kaya family friend kami. May discount siya, ano? Parang kapatid ko na siya, parang anak siya ng nanay ko, parang siya na ngayong anak. Galing. Oo. So, si Lloydie, inuulit ko lang, bumili ng property through you. No, my mama ko. Sa mama ko. Through your mom. One big... Kaya baka akala ng mga tao, mayaman ako. Nanay ko, hindi ako. Oh, hindi naman masama maging mayaman, di ba? No, but nakikita ko yung... sabi ko, yun ang dream. Yung para bagang nasa probinsya ka pag walang trabaho and then bumabalik ka dito sa Maynila. To me, that's the ideal balance sa industriya na meron ka ngayon. Yes. Diba? Sobrang happy po ako. Katrina, there are a couple of questions I wanted to ask you. I was reading your narrative. Paulit-ulit na nababasa ko yung salitang nag-umpisa ako, kabado ako, kinakaban ako, hindi ako nakakapagsalita. Pag ako na ang nasa entablado, hindi ako... Basta kinakabahan ako. There were times in your story na kaba, I would even walk away, hinahabol na lang ako. Ang daming good accidents sa yung karera na naganap. Ang aking tanong, 20 years in the business, nariyan pa rin ba yung kaba? Or have you conquered your fear? And if you did, paano mo ito na-conquer? Kinakabahan ka pa rin ba pag gumagawa ka ng eksena? That's number one. Number two, was there a point in your life na hindi ka naniwala sa pag-ibig? Pangatlo, yes or no, are you single? And if not, talk about it a bit. Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abuno. Pabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Fast shoutouts, Vince Gesmundo ng New York City. Salamat, Vince. At kumusta sa lahat ng ating mga kaibigan. Esther Contado ng Eastern Samal, happy 75th birthday. Get well soon, kaibigang Kokoy Bongkan ng Quezon City. At nais kong magpasalamat po kay Dr. Eduardo Badua III, Dr. Marvin Munar, Estrella Pulido, Marian Geraldine Rombawa, Marjorie Balsita, Rona Jane Esteban ng Ilocos Training and Regional Medical Center. Mon and Densi, maraming salamat. Ako'y nagpaturok na ho ng bivalent vaccine. Maraming salamat. For today's talk ay magandang balita. Bukas po, which is what, July 26, ay magsisimula na po mapanood ang Cheating Game. What an interesting film. And the stars Raver Cruz and Julie Ann San Jose. This is a production of GMA Public Affairs and GMA Films. Congratulations. Title pa lamang po ay hindi pwede nating palampasin ang pelikulang ito. Sabi ni Raver, it's nice to come back.
it's nice to make a comeback to the big screen. At kasama pa niya si Julie. Kahapon, I think there was a red carpet walk. Yun ang tawag nila. Premiere night, kung saan nakasama ni Raver at ni Julie ang kanilang mga tagahanga. Dumating din ang kanilang mga kaibigan, katulad ni Ruru. Madrid was there. Kailin and Mavi were there. At marami pang mga kaibigan. Sabi naman ni Julie Ann, sila'y nagpapasalamat sa suporta at pagmamahal ng kanilang mga tagahanga. Nagpapasalamat din siya sa GMA Public Affairs and GMA Films sa pagkakataong ito. Naitay Kapuso, panoorin po natin starting tomorrow in 80 cinemas around the country. 80 ang pelikulang Cheating Game. Samantala, nais ko lamang po sabihin, dahil na-plug ho namin ito dito sa Fast Talk with Boy Abunda, that kahapon, we were supposed to air the interview we did with Ai Segura. Kasama po si Eva Lequin at Vinias Deluxe. Hindi po kami nakapagpalabas kahapon dahil ng aming episode dahil na-preempt po kami ng State of the Nation address ng ating presidente. So ito po'y mapapanood sa susunod na linggo. Abangan niyo po, napakasayang pag-uusap. Samantala, balik ko tayo sa aming pag-uusap ni Katrina. Yes. Kat! So yun. Yung basa ko ng basa sa mga materials mo, sabi ko, ang dalas yung kabahan. You know, top 5, 14, etc. Kabado, there was even a time you had to walk away dahil kinakabahan ka. Nariyan pa rin ba yan? Until now, Tito Boy, ganun pa rin ako. Kabado pa lagi. Lagi ako nanenervyos, hindi ko alam. Mm-hmm. Kasi siguro wala, hindi ko alam. Wala akong tiwala sa sarili ko. Hanggang ngayon? Yes. Kasi nag-full circle ka. I think there was a season ng Starstruck na nag-mentor ka. Mentor, yeah. Naalala mo? Apo, nag-mentor. Oo. Hindi niyo napapag-usapan yan. Anong panahon ko, hindi ako maganda ugaga dahil tuwing sasabak ako, kinakabahan ako. Hindi ko na nakwento sa kanila. So how do you do it? Pag kinakabahan ka, halimbawa, sa mga tapings, ano yun? Ginagamit mo yung kaba to fuel an energy? Actually, pag sa taping, hindi ko lang alam pag sa taping may camera and all, may ilaw, ganyan. Kaya ko. Pero pag kunyari like acting workshop, ganyan, sabi mo, ganyan, hindi ko kaya, nahiya ako, shy, hindi ka alam. Okay, so hanggang ngayon, hindi kahit na... Kahit even sa interview, ayoko. Alright. Ayoko ng ganito, yung may nanonood. Talaga? May iyak ako. Kunyari may mag-interview sa akin, sabihin ko, pwede ba lumabas muna yung iba dyan? Kuya, dito tayo. Ganun ako until now. Okay. So, nauunawaan ko yun. Kasi ang iba, ginagamit nila yung fear. Mm. Parang to fuel yung pag-arte, halimbawa, ginagamit. I don't know how they do it. Minsan naman, kunyari, sasabihin sa akin ni Direk, actor's cue. Tapos, pwede ko umiyak ba? Ano ba? Iyak ba na? Kat, okay ka na. Nagulat ako. Naiyak na ako! Napakahirap po maging artista. Ang actor's cue po ang ibig sabihin, ikaw ang magsisimula ng eksena. Ikaw, sasabihin sa akin, Direk, okay ka na? Nagulat ako. Magugulatin ko ako eh. Magagano okay. Na ako. So pag-usapan natin, was there a point in your life na nawalang ka talaga ng paniniwala sa pag-ibig? Pag-ibig? Oo. Nung dumating si Katie, wala talaga. As in 8 years, ayoko talaga mag-boyfriend. Ayokong mag-date, wala, anything. Work lang. Pero hindi nangangahulugan na nawala yung paniniwala. Ayaw mo lang. Hindi. Sabi ko, pag age ko ng 35, 34, kailangan meron na. Okay. At nangyari yun? Nangyari yun. Okay. Yeah. Ikumpara mo nga si Katrina noon at ngayon. Wiser. Stronger. Wiser. Tama naman. Oo. Sabi mo nga kanina, survivor, as Starstruck would say. Kumusta ka bilang ina? Kumusta ako bilang ina? Medyo... kasi nga sabi ko sa'yo dito, boy, wala ako masyadong time before kasi talagang nagtatrabaho ako for Katie eh. Ang gastos, may ASD, may mga andaming therapies eh. Tapos, mahal ng school. Tapos, so work lang. Wala ako masyadong time. So, eto, ngayon pa lang ako nag-boost ng time. Nung nag-9 lang siya, di ba, 8, 9, 10, kaka-start ko pa lang. So, medyo nahihirapan. Minsan, umiiyak ako, ganyan. Tulungan ako kay Katie, ganyan. Pero happy ako yung nga sa school. Ang laki-laki sobra ng growth niya. Gaano kahalaga ang papel ng lola, ng yaya, ng mama sa pagpapalaki mo sa iyong anak? Gaano kahalaga? Gaano kalaki yung participation nila? Ang lola kasi hindi na po niya naabutan. Hindi na naabutan. Yung mama ko po, pag nasa shoot ako, nandun siya sa mama ko. Okay. Pag wala, nasa akin lang po talaga.
In the context of pagpapalaki, meron ka bang ginagamit na estilo na ginawa ng mama sa'yo na ina-apply mo ngayon kay Katie? Actually, parang kagaya ako ng nanay ko. Sobrang strict, sobrang protective. Pero, yun, tama. Huwag ka nang salita ka. Char! Yun, so, ganun. Ganun yung mama ko sa akin. Sobrang strict, sobrang protective. Ganun. At ganun ako sa anak ko ngayon. Pero open kayo. Nag-uusap kayo ng anak mo? Yes, oo. Kasi kami ng mama ko, like sinasabi ko naman before, hindi kami masyadong close ng mama ko. Hindi kami nag-uusap, ganyan. Kasi, kaya ngayon, ina-apply ko sa anak ko na kailangan mag-usap kami. Kung mapagalitan ko man siya, kausapin ko siya na malumanay. Hindi pwedeng sigaw. Kasi mas pipiliin ng anak kong kausapin yung iba kaysa ako. Gusto ko ako. Oh, and you're taking that from experience. Yes. I mean, ito naman yung nakaraan na. Yes. Oh, kumusta ang relasyon niya sa kanyang ama? Matanong si Katie? Ay, lagi po silang, pag may time, tatawagan ni Katie. Pag namimiss niya yung si papa Chris. Niya, tinatawagan niya. Pag nasa Manila ako, tatawagan ko si Chris. Oy, nandito ako sa Manila. Tapos yun, susunduin niya yung anak niya, pahiramin niya. Pinapahiram ko naman po. Kumusta yung relasyon ninyo ni Chris? Okay as parents? Mas okay kami. mas okay kami as friends. Mas okay. Mas nagtutulungan kami dalawa. Oo. I mean, sa lahat ng bagay? Sa lahat ng bagay. That's very good. Oo. Tapos, anong sinasabi ng, I would like to assume, because you're not single, you have a boyfriend. Yes. Walang, anong dynamics ni Katie, your boyfriend, and Chris? Si Chris kasi yun, by calls, tapos pag nandito lang ako, mas more ang kasama niya yung boyfriend ko eh. Yung boyfriend ko yung mas nag-guide sa akin para alagaan yung anak ko. Siya yung mas nagtuturo sa akin kasi stubborn ako, di ba? Okay. Stubborn din yun ako. So, medyo mahirap kami dalawa. So, minsan, nawawalan ako ng pasensya minsan. So, siya yung mas kalmado. So, tinutulungan niya ako talaga. Oh, yung pagiging stubborn yan ang hindi na bago? Yung sabi mo kanina? Yung pagiging stubborn? Hindi naman. Hindi naman super stubborn. Mahiyain nga ako. Mabait naman din ako. Pero okay. May katigasan din ng ulo. Minsan nang hirap mag-ano sa anak ko eh. Di ba, parang skin stubborn, di ba? Ang hirap. So, minsan nawawala na akong pasensya. Yung boyfriend ko, siya yung kalmado magsalita. Uh-oh. Siya yung mag-uusap. Siya yung mag-uusap sa ako. Kausapin ako. Kausapin yung anak ko. Ganon. Kat ngayon, ano ang alam mo tungkol sa pag-ibig na sigurado ka? Nasigurado ako. Ako gusto ko kasi companion eh. Tita Boy, yun talaga yung hinanap ko nung 8 years na sinabi ko na magbo-boyfriend ako. Gusto ko hanapin yung makakasundo ko, yung parang kaibigan ko, yung makakasama ko hanggang pagtanda ko, yung companion, ganyan. Ang dami mong nakasalubong sa buhay mo. But there was this lady na at your lowest point nakatulong sa inyo, Nanay Feli? Mama Feli, opo. Kumusta na kayo ngayon? Okay naman. Ang bait niya, ha? When I was reading that story? Yeah, opo. Actually, kasi yung lola ko nagkasakit noon, tapos wala talaga, wala akong show, tapos wala akong pera, tapos yung bahay ko, kabibili ko lang. Sabi ko, hindi ko pa naman siya nababayan, sabi ko kung pwedeng hihiram ako ng pera, pero ibibigay ko sa kanya yung mayari ko, ano yung papers na hawak ko, or ganyan sa bahay ko, ibibigay ko na sa kanya, uwi na ako ng Palawan. Tapos sabi niya, hindi na. Sabi niya, wag na, ibibigay ko na lang sa'yo to, tapos kung kailan ka na lang meron, tsaka mo na lang bayaran. Tapos bukod pa doon, binigyan pa niya ako ng pera na first time ko lang may experience na binibigyan kasi never po ako humihingi ng tulong. Never ako magsasabi sa'yo na may problema ako. Kung problema ko, problema ko. Hindi ako magsasabi na may problema ako. Inabutan niya ako ng envelope. Tapos first time ko siya, shit. Okay, go. Tapos pagtingin ko, 200? Pero mayroon akong kailangan bayaran kinabukasan noon, ha? Tito hindi, Boy. Marami talagang mababait na tao ang nakasalubong mo. Si Lord yun. Yeah. Instrument, di ba? Right. Binigay niya yung instrument right. Sa akin, si Mama Feli. May pabayaran ako. Wala akong sinasabing may kailangan akong pera. Wala akong hiningan kahit sino, nanay ko, whatever. Dumating yung pera sa akin. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ganun. And thank you because pangarap ko maging Marimar. Marimar? Hindi, totoo. Mabilisan lang. Ako si Marimar. Yes. Tapos ikaw si Angelica Santibanez. Sige nga, subukan natin. Okay lang. Sige po. Okay lang. 4, 3. Ano po ba ito? Ito po ba yung kabayo Simba? Yung eksena. Yung... So pupunta ka sa akin, pupunta Tito Boy. Pupunta ako sa'yo. Okay. Pupunta ako. Hindi ako kakatok, basta diretso na ako. Yung parang Angelica. Okay, ganun. Go. Tapos sige ikaw po. Na bahala. 4, 3, 2, 1. Action! Angelica. Ano namang ginagawa mo dito, Marimar? Hindi ba pinagbawalan ka ng pumunta dito? Wala na si Sergio dito.
At kahit kailan, hindi na siya babalik. Kailangan ko lang makausap si Sergio. May mahalagang sasabihin ako. Buntis ako. Gaano ba kahalaga na makita mo si Sergio? Kaya mo bang lumuhod? Pag makaawa? At halik ka ng mga paa ko. Gawin mo! Kita mo kay Dad! God! Maraming salamat. Salamat. Natupad na rin ang aking pangarap maging Marimar. Thank you, Kat. Maraming salamat sa iyong oras. Thank you, Pa. God bless you. Thank you. Thank you. I enjoyed listening to you. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Naitay, Kapuso. Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan, at sa inyong mga puso. Suportahan po natin si Kat, si Katrina. Yes! Stay kind, hashtag, say thank you. Make your nana and tatay proud. Goodbye for now, and God bless.